Good evening and welcome to Anong Kwento Mo, Conversations about Marriage and Family. I'm your host, Chinka Bisinga Sarmiento, and nandito na naman tayo sa isa pang episode ng Anong Kwento Mo Season 2. And again, may hinanda kaming napakagandang episode para sa inyo at meron kaming mga inimbitahan ng mga guests na kilala ko na for a very, very long time and I'm sure marami tayong matututunan sa kanila. Pero bago ang lahat, magdasal muna tayo and I enjoin you to pray with me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan. So, again, welcome to our episode this Sunday of Anong Kwento Mo. And our title for this episode is hashtag Team Family, Roles and Responsibilities in the Home. Ayan. And our guests for this episode are based all in Guam, USA. Yeah, talagang ano tayo, international tayo dito, no? Okay. So they're based in Guam. They're teachers by profession and they're very good friends of mine. Okay, me and my husband. In fact, the same year kami kinasal. Yan, in 2007. They have 3 lovely children. And they've been in Guam for, hindi ko na maalala kung ilang years na. Pero tanungin na lang natin sila, okay? So without further ado, please join me in welcoming Joseph and Mariel Tesoro. Hello! Hello! Ang lakas mo! Hello po ako magsalita. Hello! Hello! Good afternoon, Joseph and Mariel Tesoro. Kamusta naman kayo dyan sa Guam? Okay naman. Buti naman. Sigurado bang nasa Guam kayo? Wala kayo sa ano lang, sa Banawin? Oo, nasa ano lang. Baka makatinig ka ng tilaok ng manok mamaya. Madaling araw na. Madaling araw na ba? Oo eh. Sorry ah. Okay, so ano, for this episode, talagang kayo talaga yung sinadya naming imbitahin. Yan. Ay, kasi, talaga? Oh, hindi mo maalam. Hindi naman kami mag-iimpita dito ng wala lang. Alam ko, last option na kami. Grabe ko, hindi naman. First option. Yan, may nakita akong tumatakbo sa likod. Ay, maraming hinihingi. Sige lang. Maraming hinihingi. Sige lang, kasama yan. Okay, so yung ating topic is ano, no? Roles and responsibilities in the home. So, bago ang lahat, tanungin ko muna kayo, Joseph and Mariel, ilang taon na ba kayong kasal? Kunwari, di ko alam. Bago lahat, hello din sa mga viewers mo. Oo nga pala. Hello. Sige nga, matingin mo nga muna lahat. Merong nanonood. Alam ko may nanonood. Ano tawag sa mga viewers mo? Mga kaliblay? Ano ba mga tawag sa viewers? Alam mo ba kanina, naisip ko na tatanungin mo yan? ano ba? Mga kakwento. Kakwentuhan. Yan. Kasi anong kwento mo eh. Oo nga. Sige nga, batiin nyo nga ang aming mga kakwentuhan ngayong Sunday na to. Yan, sige, go. Hello sa mga kumari ko. Mga kumari tsaka mga kumpari ko dyan na nakikinig. Grabe kami. Mga kwentuhan sa tindahan. Hello. Diyos sa tabi-tabi. Ayan, sige. Okay. So, nabati nyo na. merong nakikinig pero mamaya na lang magpapa-shout out siya. Okay, sige. So, itong ating episode ngayon, okay, very specific kasi kaya kayo yung inimbita namin. Kasi talagang kilala namin kayo to be really rooted in the family. Yan, talagang both of you, kumbaga eh, binavalue nyo talaga yung pagiging pamilya nyo. And dahil nga tatlo na yung anak nyo, na-mention ko kanina, no? So, tell us a little something about yourselves first. Yan. So, ilang taon na kayong kasal, ganyan. Okay, so, kinasal kami ng 2007, January 11. So, 13 years na.
Yan. And how many kids? And ano ba sila? Boy, girl? Okay, ano yung meron kaming order nila? Yung eldest namin, 13. Yung second namin, 19. Ay, 19. 9. What? Hirap ako sa mat eh. Hirap sa mat. 13, 9. Eldest 13, second 19. Wow! Maraming responsibilities eh. Di ka naman math teacher kasi. Tapos yung youngest namin, 2. Okay, so stay here. Sabi daw pag mabait daw yung tatay, bless ng mga babaeng anak. Mabait kasi kami. Nino? JC din, no? Blinis ng babaeng anak ko. Mapain kasi kami ni JC. Iba yung alam ko eh. Baliktad. So, Tres Marias. Yan, okay. So, Tres Marias. Sabi nyo, 13 din yung eldest nyo. Ibig sabihin, immediately after kayo kinasal, nabuntis ka agad. And 2 months after. Alright. So, kumbaga, siga, 'di ba yung ibang mga couples gusto nila naghihintay muna sila bago magkaanak. So kayo, agad kayong na parang thrust into the responsibility of being parents. Oo. Siyempre, dahil nilubos-lubos namin eh pagkatapos ng honeymoon, dahil may blessing na ni Lord, 'di ba? So ang tagal naming hintay nung single kami, chastity. Mm-mm. So when we got married, sabi namin, let's do it. go out there and multiply. And the Lord has blessed us with life right away. Oo. Technically, parang honeymoon baby namin siya. Hindi namin. Pag i-delay or i-postpone yun, parang lang kami, game lang kami kung yung plano ng Diyos. So, yun. Nagkaroon naman kami. Pero, after Gabby yung eldest namin eh. So, after dumating ni Gabby, that's when we started planning. Doon namin naisip na we want to space out our kids. So, kaya yung next namin is after 4 years. Tapos yung youngest namin came after 7 years nung tama ba? Tama ba yung math ko? Doon kami nag-decide na para sa amin, yung way of parenting namin is gusto namin tutukan bawat isa. So, kung feel namin na she's been fully loved, yung ganun, and she can actually welcome another sibling without feeling insecure or jealous, yung ganun. So, dun kami ulit magiging parang ready, yung ganyan. Pero kung dumating, tapos we were always open. Open naman kami, we yung ganun. Pero yung kung gusto lang namin, ganito. So, katulad nung last namin, medyo mas tumagal. So, according to ano yung gusto ng Diyos. Pero yun, nilay-layout lang namin na ito sana yung gusto namin. Kasi yung parenting style na gusto namin is we really want to teach them to become independent. Mm-hmm. At the same time, if they have siblings na, to become accountable din to their younger siblings. Okay. So, pag-usapan muna natin bago dumating yung eldest nyo nga si Gabby. Yan. So, nung dalawa pa lang kayo, okay? Nung kahit yung short 2 months na hindi nyo pa alam na buntis na kayo. Yan. Ano yung mga naging, syempre, bagong role, bagong husband, bagong wife, di ba? So, alam naman natin na yung dynamic natin kapag girlfriend-boyfriend pa lang or mag-fiancé, nagbago. Nagbago nung the moment na pinagpakasal kayo. So, ano yung mga naging role at responsibility niya sa isa't isa bilang husband to Mariel and bilang wife to Joseph? Sino gusto mauna? Joseph muna? Ang responsibility ko lang kay Mariel, patawanin siya. Loko lang. Hindi. Kasi wala namang, siguro alam naman ng lahat yun eh, wala namang manual na pwede mong sundin eh, di ba? Pag kinasal ka eh. So when we got married, of course we got advices, tsaka we parang tinitingnan din namin yung mga older couples
in our lives na nakapaligid, so tinitingnan namin how they are. Pero parang ano siya, on the job training talaga eh. So at first, actually, kunyari, bigyan ko example, in terms of money, at first, kasi ako, alam ko na ano, talagang magastos ako. So nung una, ang role namin, siya yung magbabudget, tapos ng money namin, ganun. Pero we realize na pag palaging siya, hindi ako matututo. Hindi ako matututo na to handle money kasi, yun nga. So, we decided at an early stage na para o sige, ikaw mag-handle para matutunan mo yung mga bagay. Like, kunyari, I'll be honest, dahil talk show mo to, ngayon ko lang yata sasabihin to. Going into marriage, hindi talaga ako marunong masyado ng household chores. Hindi talaga ako marunong. Zero. Pero, so, in my mind, syempre, kasal na kami, mag-start na kami bagong pamilya. Hindi ko na pwedeng dalhin yung ginagawa ko nung single pa ako. So, pinilit ko na matuto. Ganon. So, pero wala kaming, meron ba tayong ganon? Pero wala tayong, o ikaw dito, o ikaw ganon. Parang entering the marriage, wala kaming set the responsibilities. Ako sa bahay, ako dito. Well, even sa areas ng bahay, wala kaming, sa pagpasok namin, wala kaming set responsibilities. Pero, pinag-usapan namin kung saan ako magaling, saan siya magaling, saan ako mahina, saan siya mahina. Tapos, pinag-usapan namin, so paano namin susuportahan yung bawat isa. Tapos, so everything is shared responsibility. So, even nung siya na yung nagbabudget, ang responsibility ko is to support whatever he decides on, yung gano'n. So, ang mangyayari, siya yung mag-breakdown. Pero kung sabi natin at the end, merong magkamali, magkaubusan, ang role ko is to zip my lips and full support na parang walang sisihan, parang gano'n. So, yung gano'n, even if merong parang mas mabigat na responsibilidad, meron pa rin kaming responsibilidad to parang suportahan yung prime role dun sa responsibility. Mm-hmm. Parang ganon. So, yun. Siguro nakatulong na from the start parang ang mindset namin, team tayo. Mm-hmm. So, team. So, shared responsibility. Kunyari, tapos walang bilangan ng responsibility, walang sabihan ng parang, oh, matagal na, ako na, tatlong araw na ako hugas ng plato, ikaw naman. Ganon. Hindi ganon. So, pero parang nagiging sensitive kami. Yung gano'n yung kunwari, parang siya na lang. So, baka gusto ko naman mag-volunteer. Yung parang gano'n. So, talaga nagpa-pay attention ka lang din. Yung hindi porke, ikaw na bahala dyan. Pero, yun nga, willing kang mag-pay attention na, sa tingin ko kahit siya na yung bahala, pero on this day, parang it's not a good day for him. So, willing ako to take that job. Parang gano'n, to take that job. Pero, Chinks, honestly, it took humility, tsaka it took parang extra effort for me. Kasi nga, kunyari sa gawain ba, hindi yun natural sa akin eh. Mm-mm, yeah. So, parang, kailangan mas naging sensitive ako. Mukhang pagod na siya, mukhang marami na siya. So, ako naman. Kahit hindi perfect, kahit yung paghuhugas ko, yung plato, may pag hinawa ka niya, may sebo-sebo pa rin. At least nag-effort ako. Ganun. Sige so, lang. Oo, parang ganun. Ulitin na lang niya na wala nang sabihan. Wala na. Parang ganun. Alam ko na naman, yun yung isasabi ko sa beginning. Very, yun nga, honesty din. Kung saan ka magaling, saan mo kailangan ng support. So, dahil honest na kami sa isa't isa, yun ganun. Kasama na yun sa package. Inasawa ko na siya, hindi siya marunong sa responsibility sa bahay. So, anong gagawin ko, di ba? So, yun nga, kailangan ko na maging honest na, sige, ako gagawa most of the time, pero mag-pay attention ka rin pagpagod na ako, yung mga ganyan. Pero eventually, syempre, a few years into marriage, parang nag-slide na kami into a routine, yung gano'n. Yung naman, natuto na ako magluto. Naging structure. Mga chili crabs, yung mga niluluto. Yeah. So, yung structured na siya, yung gano'n. So, hirap rin kasi yung parang walang nakatoka. Kasi, Yeah. So,
So yun, naging structured na rin siya. Like, so kumbaga, yung sinasabi nyo, in the beginning, parang going with the flow, di ba? Kasi syempre, you're learning. Covering, complementing each other. Yung, very flexible. Kasi nga, ano, you're trying to get, you know, to get to know each other. Trying to get assistance, which works for you. Ganun. Hi, Ari. I love your hair. Yeah. So chubby. Okay, so adjusting to one another talaga, 'di ba? Yung at first. So even if kasi would you say na before naman getting into before getting married, 'di ba? Malalim na rin yung kaalaman nyo about one another, 'di ba? Pero even then, marami pa rin kayong hindi natututunan. Tama ba? You still had to adjust to a lot of things. Yan, oo. Kala mo nung mag-boyfriend-girlfriend kayo, kala mo magkakilala na kayo. Pero when you live under one roof, you'll discover even more. So even if kilala nyo na yung isa't isa, no, marami pa rin mga bagay na you were still discovering about each other. So somehow, ang sinasabi nyo is in those first 2 months, at least na talagang kayo lang, Even nung nalaman mo na buntis ka na, no, Mariel, dalawa pa lang kayo physically na nandun. So, you were still adjusting. And ano, kahit pa paano, na-believe ako. Kasi, alam ko may mga hindi sensitive . May mga ganun . Pero kahit pa paano, natututo maging sensitive. Diba? Yung sinabi nyo kanina na maging sensitive na lang kung pagod yung isa, sasaluhin, susuportahan, and hindi 'yon natututunan na sinasabi lang . No? Kahit paano manggagaling din sa iyo, tama ba? Oo, minsan kailangan mo i-voice out. Mahirap din 'yung parang nagpaparamdam ka lang palagi . Isama na kayo, ba't ka pa parang mag-walk on eggs? So dapat 'yun, willing kang maging truthful. Kahit na minsan feeling mo masasaktan siya. Ganun talaga. Siguro 'yung nakatulong din una, magkaibigan na talagang magkaibigan kami. Tsaka pangalan, nakatulong din. Pareho kasi kaming vocal . Yung hindi na parang hihiya para sa akin 'yun. Kanino ko pa ba sasabihin, 'di ba? Tama, oo. Bakit mo nga ba itatago? Mag-asawa na kayo . Oo, tama. Yan. I'm sure maraming tatago sa marami ang mensahe na yan. Mag-asawa na kayo . Tama nga naman, 'di ba? Kailangan maging honest. Truth in love. You love each other, so speak the truth. Yan. Correct. 'Di ba? Okay, so, sige. Kailangan mong i-correct yung asawa. Kunyari, sorry, ang dami kong kwento pala, no? Hindi lang. Vocal kasi kami. Ano, kunyari, okay. Ano, nung mga first few times namin nag-grocery, ako, sanay ako na itong certain brands lang ang binibili ko. Kasi yun lang nakasanayan ko . Yung ganun. So, yun lang yung alam ko. So, yun lang bibili ko. Nung nag-una kami nag-grocery, yun lang kinukuha ko. Tapos na, sinasabi niya, ba't yun ang mga kinukuha mo? Tapos ako, takang-taka ako, ang tagal niyang tinitingnan, ang daming kinukumpara. Ganun. So, tapos saka niya sinabi sa akin na, may mga mas mura pa, may mas okay dyan, hindi lahat ng brand na alam mo, yan dapat ang gamitin. Yung ganun, so parang openness din na matuto dun sa asawa mo. Kasi hindi lahat ng natutunan mo na dala mo nung binata o dalaga ka. Hindi mo pwedeng dalhin lahat . So dapat yun. Walang mangyayari pag hindi ka open na matuto. At wala rin mangyayari pag hindi niya sinabi sa akin. Yeah. Quick example. Gaganda ng mga quick example mo . Very real. Okay, sige. So, yung basically, yung responsibility niyo to one another as husband and wife, even if you had an idea already before you got married and napag-usapan niyo na nga, nag-change pa rin siya after you got married. And it came from your experience and your being open and willing to trust one another. Tama. And yung sabi nyo nga kanina na may guidance kayo from other couples na mas nakakatanda, siguro yung mga ninong at ninang sa kasal, diba? So yung mga magulang, diba? Yung mga taong naka-experience na nun. Okay, so ngayon naman, tanungin ko naman kayo. So nung nanganak na si Mariel, okay, so lumabas na si Gabby, ang panganay, alright? So ano naman ang
naging naisip niyo na naging role niyo bilang parents na ni Gabby kasi kahit isa pa lang siya, 'di ba? Parents na kayo. So as a father and as a mother, ano naman ang naging role and responsibility niyo noon? Nagbago ba, nadagdagan, anong And ako sige ako muna na. Ano, of course nadagdagan kasi biglang 'di ba, alam naman natin lahat 'yan eh. Pag nagkaanak ka na, biglang magbabago yung buhay mo eh. Alam mo ganito lang yung married life. Pag nagkaanak, biglang times 1,000 kaagad yung responsibility mo. Kasi siguro, I think, isang bagay na nauna na at from the get-go na pag-agreehan na muna namin is that dapat hindi mawala yung mag-asawa muna kami bago kami magulang. Kasi, ano eh, of course, pwede ka kasing kainin ng lahat ng dami ng responsibility ng pagiging magulang. Tapos nakakalimutan mo yung mag-asawa pala kami. Lalo na pag first time, 'di ba? Pag first time parent ka, talagang tutok na tutok, 'di ba? Running na running ka kung anong gagawin, ganun. So, I guess from the start, parang sinet muna namin na of course, magulang ka pero mag-asawa pa rin ta para hindi mawala yung hindi makalimutan or hindi matabunan yung responsibility namin to each other. Kasi the love that we share to each other, yun dapat yung nag-overflow dun sa anak namin. So I guess, yun yung isang blessing na parang na-set namin early on in our married life and parenting. Ganun. Tapos, siguro, parang carry over pa rin eh nung practice namin na team pa rin. In parenting, team pa rin kami. Hindi yung, basta pagka diaper at hugasan ng kwento. Ikaw ako, taga-timpla lang ako. Hindi, parang meron na carry over na team. So kung ikaw yung maghuhugas, hindi ikaw maghugas. Pag hindi pwedeng ikaw, ako naman. So, tas wala pa rin bilangan. Yung gano'n. So even then, tag team. Correct. Everything. Yung gano'n, kung magpupuyat, kahit yung kunwari, yung first few months, di ba, sobrang puyatan talaga. So, pag magpupuyat kasi ayaw makatulog yung bata, gano'n. Sinasamahan niya pa rin ako, yung gano'n. Sweet naman! Ako yung nag-aalaga talaga. Kasi syempre, nagbe-breastfeed ako nun. So, naglalaro lang yung Xbox. Pero yung effort to stay up, para lang, samahan ka. Ganon, or kung kailangan ko na ng tubig kasi uhaw na ako, yung kukuha siya, yung mga ganyan. So, tapos, para kunwari makatulog ng konti, ipasa ko na sa kanya, siya naman magpapaburp or yung ganon, para lang makatulog ako ng konti. So, yung ganon, talagang, kasi we're new to it, so doing things together, learning together, ganyan. Kasi, sa totoo, talagang wala kaming kasama eh, kami lang yung nandun eh, kaming dalawa lang sa bahay, tsaka si Gabby. So, marami kaming hindi alam, nakakapraning din, yung mga ganon. So, di tayo agad nagyaya eh. Oo, so, yun, napapraning kami, titignan namin kung humihinga. So, ganon yung parehas kami, learning talaga. Kung lost, parehas din kaming lost. It just helps na you feel that you're not alone in that journey, yung gano'n. So, yung ganyan, yung lahat pinapag-usapan namin, parang I remember, wala. Siyempre, at the beginning, nag-struggle pa talaga kami financially eh. So, yung wala kaming pambili na mobile, di ba sinasabi, mas stimulate yung bata kapag nakakita siya in black, gano'n. Basta gano'n mga gamit. So, yung gano'n, even yung pag-iisip, paano ba natin ma-stimulate, pinapag-isipan namin. So, may mga magazine kami doon, so dinisplay namin around. Yung gano'n, yung maliliit na bagay, parang nagkakaroon kami ng definite responsibility. Kasi pinapag-usapan namin, parang willing ka ba i-take on to? Gano'n, okay, so ako na yan, yung ganyan. So, mahalaga na nag-uusap kami na hindi lang hinahayaan na, ikaw na yan, na bahala ka na. Gano'n. At saka, baka isipin ng mga viewers mo, sobrang perfect naman. Ano din talaga, marami rin talagang yung struggle din. Like, pero parang willing ka lang rin pakinggan pag sinabi sa'yo yung isang
ano ba yung term? Pagkakamali mo. Like, for example, parang, oh, kagabi, tinulugan mo ako. Oo. Yung ganyan, tinulugan mo ako, ganyan. So, willing ka lang, hindi yung parang mamasamain mo na pinagsasabihan ka. Oo. Willing ka rin tanggapin. Willing kang magsabi. Correct. Tapos siya, hindi rin siya nagtago na, hindi siya nag-resent na parang, eto, tulog ng tulog. Pag may nakita siya na hindi tama na ginawa ko, sinasabi niya sa akin, para alam ko. Kasi, I think importante yun, yung pag-accept mo. Kasi ganun, alam na namin, dahil nga kinilala namin yung isa't isa all the more, alam na namin kung nari sa amin, talagang mas antukin siya. So, ano ba gagawin? Mamasamain ko ba yun every time? Hindi na, di ba? Kasi part of the package na nga yun. Gigising na lang niya ako. Oo. Pagiging antukin niya, it's not about me, di ba? Pagiging antukin siya, natulugan, dahil ako yun, hindi naman eh. So, para sa akin, parang don't sweat those mga things, yung gano'n, don't sweat the small stuff. Kasi parang unnecessary stress sa relationship, yung gano'n. Imbes na nagpo-focus kami sa yung gano'n, gawin yung importante, nakakakuha pa yun ng mga negative emotions, nakakakuha pa ng energy, di ba? Parang it zaps the energy. So, wag na lang ako gano'n. So, sabihin mo na lang, tapos yun, mag-sorry siya, mag-try harder, tapos kung umulit, edi na-affirm na antukin talaga siya at mas malakas ako magpuyat, o edi anong ibig sabihin mo? Yung gano'n, yun na lang eh. Mag-respond na lang ko natin. Take each issue as it is. Huwag nang dagdagan din, no? Oo. Parang you would give meaning to it, yung ganyan. It's not always about you. Correct. Talagang giving of self yan eh. It's not always about you. Self-donation talaga. Without, yun nga, self-donation without waiting for a reward. Talaga. Charity. Oo. Yeah. Good. Truth in love na naman yan. Veritas in caritate. Yeah. Okay, sige. So, ganito, no? So, sinabi nyo na nga na na-mention kanina ni Joseph na sabi nyo nga na hindi naman kayo perfect as a couple and as parents. Okay. No. Perfect. Konti lang. Mga 99 over 100, ganyan. Oh. Sige, pag-usapan natin yung 1% na yan. Okay. Sige, ano yung mga naging struggles nyo dun sa proseso na yun? Kasi I'm sure na kumbaga nabigyan kayo ng oras to adjust din to being parents, kasi bago na sundan si Gabby 4 years pa, 'di ba? Sabi niyo. So, kahit pa paano, meron kayong time to really adjust. So, ano yung mga naging difficulties and struggles niyo during those early years? Yung isa sa mga struggle is palaging may change. So, ang tanong, paano kayo mag-respond sa change? So, yun, ang ano namin is to be flexible about it. Kasi, kasi palaging meron kaming nilalearn na bagong sistema. Kung hindi kami flexible, walang mangyayari sa amin, di ba? So, yun, parang yung mga changes na yun just allowed us to parang really understand each other kung saan nang gagaling. Para willing kaming i-unlearn yung mga bagay, tapos ayusin yung mga schedule namin sa ano pa ang kailangan ng bawat isa. Ayun. Okay. And then, meron pang iba, si Joseph, meron kang... Hindi, ang naisip ko na isa sa struggle din, yung pagiging first time parent, yung marami, syempre dahil first, di ba? Marami ka pang hindi alam. Tapos parang medyo mas hyper yung pagkapraningan mo. So, or I can just speak for myself. It's either hyper yung kapraningan mo or sobra ka namang... Chill. Oo, sobrang chill na dapat pala hindi na... Parang, For example, dahil sanay, kunyari, sobrang hilig ko manood ng TV. So, nung first time na yung si Gabby pa lang, nakakalimutan ko na yung mga pinapanood ko sa TV,
At nandun si Gabby, kahit 1 year old pa lang siya, hindi naman niya naiintindihan, pero may mga naririnig siya, tumatatak, parang tumatatak na sa utak niya. Kasi, kasi, ganun, hindi ko na nakoconsider na, ay, oo nga pala, tatay na pala ako. Ay, oo nga pala, may anak nga pala ako. Oo nga pala, may 1 year old na ako, 2 year old na parang, ano, sponge so, yung utak na. Oo, ganun. So, it's either sobrang praning or sobrang naman parang chill na hindi ka naman masyadong vigilant sa mga actions. Ganun. So, I guess it parang na, hindi man perfect, pero parang na-learn mo na yun nung pangalawa na, ngayon pangatlo na, alam mo na na isang kalulu. Pero nung first talaga, yun yung isang struggle na parang kailangan mo i-remind yung sarili mo, ayaw nga pala, may baby na. Ayaw nga pala, tatay na. Kaya ganun. Kunwari, nung first time, kasi nga, missionaryo ako, may mga magme-meeting, kunyari, ng mga kasama mga missionaryo. Tapos, parang, after ng meeting, magkakayayaan pa. Oh, tara, tampay po natin. Ganun. Or, mag-coffee muna tayo, kumain muna tayo. Sama ko minsan yung asawa mo. So, so minsan yun nga, parang, kasi parang, naisip mo, mas ang saya eh, di ba? Kasama mo yung kaibigan mo. Pero biglang re-remind sa utak mo, ay, nga pala, hindi na pala pwede itong ganito kagabi, umuwi. Ganon. Kasi may pagod na pala yung asawa ko sa kakaalaga dun sa baby. Parang kailangan ko na umuwi, ako naman. Parang ganon. Kasi merong time na ako lang yung nag-work, kaya ako lang yung nag-mission, di ba? Tapos si Mariel lang yung nasa bahay. So, okay. Tapos nakatira pa kami sa Antipolo, so medyo malayo pa yung biyahe pa uwi. Tapos siyempre, pagkatapos ng meeting or pagkatapos ng work, magkakaya, oh, mag tayo sine, okay, gano'n. Tapos so, naisip ko, tapos halfway through, ay, hindi pala pwede. Kailangan ko na pala umuwi dahil ano na, kawawa na may asawa ko. Mga ganong adjustment, mga So may ganun talagang difficulties and challenges. So siguro for all the young couples who are watching, yung mga kakwentuhan natin, yan. Ayos ba? Yan. So siguro ano no, maganda na ma-emphasize natin 'yon na hindi naman agad dapat perfect from the beginning kasi yung iba medyo mataas din ang expectation nila sa sarili din nila saka sa spouse nila no. Lalo na kapag naging first time yun nga after kinasal tapos naging first time parents, medyo matataas yung expectations. Sa tingin niyo ba dahil 'yun sa tingin niyo sa nanggagaling yung pressure na 'yon? Yung ganong klaseng mataas ang expectation sa sarili. Ano, yung ganon, yung gusto mo itama yung mga mali ng yung sa past family mo. Yung ganon, yung ayaw mo yung mga nangyari sa childhood mo, ayaw mo maulit, mga ganon. Or tapos, gusto mo lang maging Instagram parent. Social media. Oo, na para, oh, ganda ng buhay na. May pressure ng competition. Alam mo na, yung ganon, living up to the... Siguro yun, ang kailangan isipin, ano eh, I mean, buhay niyo yun, hindi niyo kailangan mag-live out sa... Compare yung marriage niyo, parenting niyo sa parenting style or parenting or marriage ng iba. Kasi when you start doing that, yun nga, ganun na nga mangyayari. Tataas yung pressure, tataas yung expectation. Na instead of being open to and learning how to... complement each other, meron ka ng sinet na expectation, oh, dapat yung asawa ko ganito. Eh, paano kung hindi? O paano kung next year pa niya matututunan yun? Oo, tama. Parang so, be too hard on yourself. Kasi, trial and error lahat eh. Hindi mo naman malalaman lahat. Parang ganun eh. Na, gumagaling ka nga kasi mas nakikilala mo yung anak mo, dapat din yung pagpa-parent is ano eh, uniquely mo ginagawa, hindi mo yung kinukuha from a manual. Hindi mo naman inaakay lahat ng natutunan mo kung hindi naman kailangan ng anak mo. So ganun, dapat kilalanin mo rin yung anak mo. So babalansin mo rin no, kung ano yung na-mention nyo yung natututunan mo sa labas, lalo na ngayon, may internet, may... Lahat your own family. So kailangan kung ano yung nakuha mo, proseso mo rin, proseso nyo mag-asawa, no? Kung ano yung mag-a-apply sa inyo, sa dynamic nyo. Correct. Okay, sige. So, ngayon na tatlo nga yung anak nyo, and then yung eldest nyo is already 13, no? Meron ng mas clearly defined roles and responsibilities din sila sa family dynamics nyo.
to one another as siblings and to you as their parents, no? Ano yung kwento nyo naman sa amin? Ano yung mga nakikita nyong clear roles and responsibilities nila? Okay, so, yun nga, dahil, syempre, responsibilities nila based on their age. Di ba, meron namang mga nade-download na gano'n, nakikita mo, based on age, ano yung mga kaya na nilang gawin. So, syempre, dun muna based on their age. Second, based on their strengths din and their weakness, yung gano'n, kinikilala namin sila. Hindi rin namin sila pinapagawa dahil basta gawin mo, yung gano'n. Okay. Pag meron silang responsibility, in-explain namin bakit kailangan gawin at anong nangyayari kapag hindi mo ginagawa yun, yung gano'n. So, kunwari, si Gabby, talaga siya, talagang, even nung lumalaki siya, medyo ano siya, neat freak talaga. As in, sobrang malinis na tao. Anong mana sa akin eh. So, talagang responsibility niya talaga mag i-double check yung mga surroundings kung malinis na, yung mga ganon. So, yung ganyan. Actually, parang hindi na nga responsibility, parang lumalabas lang sa kanila naturally. Hindi namin inassign na, oh, ikaw gumawa nito. So, parang dahil ginagawa na niya yun, parang ina-affirm lang namin na, oh, Biko, nabahala dyan na yung ganon. Tapos, si Ellie, medyo mahilig siya magluto eh, talaga. So, wow! Mana kay daddy rin, ha? Kasi mahilig din siya kumain. So, ang ginagawa niya, parang, so sinabi namin sa kanya, ang kunwari, ang lulutuin lang namin, main meals. So, in-explain namin sa kanya, ang lulutuin namin, main meals. So, outside those meals, bahala kayo sa pagkain niyo. Gusto niya ng midnight snack niyo. Gusto niya midnight snack, merienda. So, si Ellie, ang ginagawa niya, if she cooks for herself, kunwari, grilled cheese, lulutuan na rin niya yung mga kapatid niya. Yung ganon. So, if they do something, dinadamay na nila lahat. So, parang ganon din naman yung rule namin eh, na tandaan mo, may, pag may ginawa ka, maapektuhan lahat. So, general service ba? Yung ganon. So, I think, lahat ng mga responsibilities ng mga anak namin comes from goals that we set. Kung ano gusto namin sila maging. Parang ganon. Parang meron kaming mga standards, ganon. Meron kaming behavior indicators na gusto namin nilang ma-reach. Tapos based on that, nagkakaroon sila ng responsibilities to be able to reach that, yung ganyan. So, halimbawa, yung gusto namin mag-take responsibility sila for their own studies, yung gano'n. So, ang rule namin, ganito, nari, ang rule namin, walang devices buong week. Oo. Tapos, in-earn nila yun. So, pag weekend, pwede. Pero pag merong mga rules na hindi sila na-meet, like meron silang naiwan sa school na dapat inumin nila, yung mga ganun, so nababawasan yun. Ang galing yung privileges. So, hindi kami nagpa-punish yung ganun, pero merong consequence yung actions nila. So, basta ganun, gusto namin mag-take responsibility. So, nag-build kami ng routine. Responsibility nila i-meet yung mga routines na yun. Kasi meron sila, nag-work sila towards a reward, yung ganyan. So, basta ang rule namin is to set the routine. So, they have to comply to that. Tapos, kapag nag-comply sila, kapag in-honor nila yung commitment nila doon, ang responsibility namin is to affirm them in that sense, yung gano'n, through rewards, through... Or words. Oh, or words, or yung gano'n, activity, yung gano'n. So, yun. Tapos, Sige, ano yung sasabihin? Hindi, kasi like what Mariel said, yung responsibilities nila para nakaayon na rin sa edad, sa kakayahan. Like, kunyari ngayon, dahil matanda, hindi mo matanda, pero... mag-13 na si Gabby, magta-13 na siya. So, medyo mas marami na siyang responsibility, hindi lang dito sa bahay, pero even outside. And we encourage that. Kunyari, altar server dito si Gabby sa parish namin. So, we tell her that that's part of your responsibility. So, you have to serve every Sunday. Ganun. Or pagka mayroong major event yung parish, required kasi lahat. So, kailangan niyang pumunta doon. Kahit ayaw niya, kahit minsan. Siyempre, di ba, yun naman din, hindi mo pa rin pwedeng alisin yung pagiging bata nila, di ba? So, may time nila mabad pa rin. Yeah. Times gusto pa naro, gusto manood, ganyan. Pero, yun nga, we tell, lalo na si Gabby, we tell her,
na yung pagiging altar server mo, it's your commitment, it's your responsibility. Kahit ayaw mo, kailangan mo mag-serve. You know? So, like for example, ngayong COVID, nung nag-open up na yung mga churches dito, what we did, hindi kami pwedeng sabay mag-mass. Kasi nga, ayaw namin dalhin pa si Ari kasi ang daming hinahawakan. So, ang ginagawa din, Saturday night, sila magsisimba ni Ellie. Tapos, Sunday morning, para konti lang yung tao, kami ni Gabby. Pero nakapag-serve pa rin siya. So, gigising siya ng 6 a.m. para mag-serve. Ganun. So, part yun ng responsibility niya. Kahit minsan, hindi na drag na talaga, ayaw pa rin niya, ayaw niya. Parang yung responsibility namin, sineset namin yung rules, sila kailangan nilang sundin yun. Tapos, parang nagli-layout kami ng mga parang pwede nilang allowances. Kami ng mga bagay na maaari nilang i-explore para mag-improve yung mga ganun, mga service, gymnastics, ganun. Tapos, responsibility nila, mag-commit doon kung binayaran namin yung tuition, yung ganun. Regardless kung hindi nila feel yung ganyan. So, responsibility din namin dahil enjoy na nila yun, ihatin sila, yung ganun, mga ganun. So, ganun, parang ma-feel nila na sinusuporta namin sila sa lahat ng gagawin nila. Pero hindi namin sasagutin. Dapat yun nga, responsibility nila yung pag-aaral nila. Hindi namin sasaluhin kung nagkamali. Willing din sila responsibilities. Okay. So, do they also have responsibilities to one another? May na-mention kayo kanina na pag si Ellie magluluto, dadami na niya lahat, ganyan. Ano yung mga nakikita niyong responsibility? Kunwari, si Gabby as the eldest, si Ellie as the middle child, and the youngest, si Ari as the youngest. Si Ari, as of now, yung responsibilities niya towards Mangulo. Herself pala. Mangulo. As in, aware na hindi siya only child. Hindi na only child. Okay. So, yung tinitrain namin siya na maging polite, yung mga ganon, pick up after, and yung mga ganyan pa lang. So, very minimal. Pero, yung dalawa, meron silang shared responsibility dito sa isa. Kumari, pagpapaligo, si Ellie yun. Wow, ganyan naman ni Ellie. Si Gabby, siya yung nagpapakalma, yung ganon. So, yun. Tapos, alam niya na, palagi nagka-clash si Ellie tsaka si Ari. So, siya palagi mag-mediate. So, yun yung role niya talaga. Yung gano'n. So, pag si Ellie yung nag-ayos ng buhok ni Ari, tsaka nagpipili ng mga damit, yung mga gano'n. So, in terms of grooming, si Ellie yun. Tapos, si Gabby yung, ayan, yung parang entertaining her, gano'n. Kung may ginagawa kaming iba, yung ganyan. So, siya yan. Parang siya yung babysitter, gano'n. So, yun. So, role din ni Ari yung ano? Yung mag-train. Nati-train din yung dalawa. Oo, talaga. Yun, actually, yun nga. Nag-step up talaga sila. Talagang, mas naging responsible sila eh. Kasi nga, accountable sila to another individual. So, lumabas din yung, yun, that helped bring out talaga yung mga matagal na naming mga binibuild na traits sa kanila. So, yeah, si Gabby din, ano, she reminds din Ellie of schoolwork. So, chine-check niya yung ganun. So, yung mga bagay na hindi niya maintindihan, yung mga ganun. Kasi kunwari ngayon, nag-Google Classroom. Yeah. So, yun, tinuturoan niya yung mga ganun. Kasi napagdaanan na niya yun. So, malaking help si Gabby kasi, yun nga, para sa kaalaman ng mga kakwentuhan natin. Kaming dalawa, so, nag-online classes kami. Actually, sabay-sabay kaming apat. So, nagtuturo kami ni Mariel, tapos sila may online class din. Pagka may mga bagay na hindi kayang gawin pa ni Ellie kasi ngayon pa lang siya natututo, Google Classroom, mga Google Slide. Yun na, si Gabby na yung tumutulong. Hindi na kailangan kami pa, ganun. O ano siya, kusa na. Pag hindi na lang talaga kaya, yung pareho lang hindi alam gagawin. So yun. Saka nila. Ayun. So, siguro nag-work din para sa inyo yung spacing nilang tatlo, no? Sa isa't isa. Yeah. Ganda. Galing. Ganda ng kwento nyo. Sige, siguro. Yan. At least may 1% pa rin because nobody's perfect, di ba? Okay.
Sige, siguro para rin ano, no. Ang ganda kasi na kwento niyo sa amin yung mga naging responsibility niyo sa isa't isa bilang mag-asawa na nagsisimula pa lang kayo, and then when you were starting out as parents, and then now yung responsibility even ng mga anak niyo sa isa't isa and sa inyo to follow you, to follow the rules, to obey, no. And one thing na nakita namin na parang big, very very crucial in all of those stages of your marriage and your family life is yung communication with one another, kasi na-extend nyo rin yun, yung practice na yun, even sa mga anak nyo, you know, and na-explain nyo ng maigi yung reasons kung bakit ito dapat gawin, bakit ito hindi dapat gawin. And I think that reflects kasi better yung understanding nila, hindi sila yung basta lang, diba, basta lang susunod kasi sinabi nyo lang basta ganun. So tama ba na that practice that you started out? So I think ano eh, siguro hindi ko alam kasi I don't know how to raise boys, pero more than ever yung usap-usap na maliliit mahalaga talaga sa mga babae, kasi mahalaga na maintindihan nila, tapos ang dami nilang feelings, diba? So sobrang daming mayaman na mayaman sa feelings, so kailangan pinaprocess mo lahat yung ganun. Tapos siguro dahil girls nga yung mga anak namin, in that sense, nagkaroon kami rin ng responsibility na divide, na talagang my our own. Kasi ako, kailangan ako yung nagpo-process. Kasi babae sa babae. Yung gano'n. Yeah. Oo. So, tapos siya rin yung nagpapaintindi sa akin. Yun nga, para rin sa kalam, baka kasi iniisip ng mga kakwentuhan natin, grabe, parang wala silang problema. Hindi, ano din talaga, marami rin, ang dami rin proseso na parang nagka-clash kami, lalo na ako with them. Ganun. Kasi nga, may nagkagay na hindi ko naiintindihan. Kasi yung utak ko, syempre, utak lalaki, di ba? Lalaki, yeah. Ngayon si Gabby, 30 na siya. So, mas maano na yung emotions niya. So, ako parang, may mga times hindi ko naiintindihan. So, siya yung nagpapaintindi sa akin na ganito kasi yan. Okay. So, ako naman, magsasorry ako kay Gabby, ganyan. Mm. Or kay Ellie. Kasi nga, yung emotion nila parang ang dami. I think parang feeling ka rin na, parang nakikita mo na yung anak mo nagbabago eh. So, responsibility mo, baguhin din yung parenting style mo based on their needs. Kasi hindi pwede na set ka na ganito yan. So, nagbabago sila. Tapos, yun nga, Chick, syempre na-expose sila sa marami, di ba? Expose sila sa maraming bagay. So, hindi mo naman sila mapoprotect forever. Di ba? Hindi mo naman mapifilter lahat ng bagay. So, early on talaga, ano kami, very vigilant kami dun sa mga so, ano kami na parang kung may bago silang palabas na gusto panoorin, papanoorin muna namin. May gusto ba silang basahin, papasahin muna namin ng konti. Yung ganun, mag-research muna. Para ngayon, ang hilig ni Gabby sa K-drama. Bago siya manood ng K-drama na yun, papanoorin ko muna siguro yung isang episode, babasahin ko yung plot, yung mga reviews, yung mga ganun. Kasi talagang it takes time. Hindi pwede na parang, hindi pwede. Kasi yung ganun. So, yun eh, dahil gusto mo malaman na, gusto mo ipaalam sa anak mo na you're there for them eh, na ganun with them, journeying with them as they change. So yun yung mga ways mo to get to know them, tapos to make them feel na ano, na yun nga, tao lang kami, hindi naman din kami perfect, di ba? Yung ganun. So ayun, nakamali din, di ba? So meron ding mga bad days, di ba? Mm-hmm. So, pinapaintindi namin na, sorry, mainit yung ulo kasi ganito. So, yun, even yun, nagko-communicate talaga yung ganyan. So, even sila, kasi mga babae, I'm sure, alam mo naman yung change. Pag mga babae, marami rin feelings pag nag-aaway. Yeah. Alam ko yan. Diba? So, yun yung pag-figure out ng mga personalities ng bawat isa. Yung ganyan. So, palagi kami may family meetings para pag-usapan anong nangyari, i-process, ganun. Pag nafe-feel mo na to, anong mga dapat mong gawin. Yung mga ganun, yung ginagawa lang namin very practical. Yung kunwari, pag meron silang episode na palagi silang mabilis mainis, so parang may time na pinapasulat namin. So, pag kailan ka naiinis, ano yung trigger points,
Tapos ano ba makaka-pacify sa'yo? So gano'n, merong mga nakadikit na list. So number one, huminga. Breathe in, breathe out. Number two, tumingin sa leaves. Yung mga gano'n. So dahil kinikilala mo sila, yun nga, ina-adjust mo din yung mga rules mo. Mm-hmm. Yung gano'n, ina-adjust din namin yung ano way namin of communicating with them. Yung gano'n, what's effective. Again, yun nga, trial and error. Mm-hmm. If that this doesn't work, then willing kami mag-try ng ibang bagay. Gano'n. So yun. And more than ever, makinig sa kanila what works for them. I think yung kailangan din ng humility as parent. Hindi ka laging tama, 'di ba? Hindi mo rin hindi parang kung anong sabihin mo, everything goes, 'di ba? Oo. Sundin nila kasi ito 'yung sinabi ko. Ganun. So Maganda yung sinabi nyo kanina kasi sinabi nyo na, again, communication is important and part of communication is listening, not just speaking. And then yung humility, kanina kung merong humility to each other to adjust to your own weaknesses and your limitations, may humility rin. Ano yun, not a lot of people know that na dapat kahit magulang ka, meron ka rin humility sa mga anak mo. No? Very, very key. So ang ganda nung and I'm sure marami napulot yung ating mga kakwentuhan, no? Pero bago tayo mag-end. thank you for naisip ko talaga yan kanina. Naku, makatanungin ni Joseph ko nung tawag sa mga televiewers ng anong kwento mo. Promise, naisip ko talaga yun. Okay, sige. So, ano yung siguro final word that you want to share with our viewers, kung ano yung what it means to be part of a team. Kanina lumabas yung part of a team. And when you talk about team, it's you already have that. You're born into a team, which is your family. So, what is your final words for the viewers, for our viewers? Yun nga, yung responsibility, una, number one, kailangan open ka to embrace your responsibility in the family. Now, whatever your responsibility is, kayo makakapag-define nun as a family. I, to me, hindi yun pwedeng i-define na, oh, sinabi kasi ng Tesoro family, ganito, ganun din tayo. Hindi eh, di ba? Kasi iba-ibang tao tayo eh. Like sabi ni Mariel, may kanya-kanyang strengths, ganun. Pero ang importante, embracing your responsibility and embracing na you're part of the team. Na you both of you and all the members of the family build up the team, hindi lang ikaw, hindi lang yung asawa mo, hindi lang kayo dalawa, kasama yung mga anak. Tapos yun nga, you mentioned also, importante yung humility, lalo na sa ating mga magulang na, yun nga, parang feeling mo, alam mo lahat, yun nga, kailangan mong maisip na hindi mo alam lahat. Tapos, kailangan mo rin maisip na hindi laging perfect. Hindi laging picture perfect. Hindi laging Instagrammable ang buhay. Ganon. Hindi laging parang kung ano nakikita mo sa YouTube family, ganon din yung family mo. Hindi ganon. So, kailangan din ng humility to accept yung mga imperfections nung all the members of the family. Tapos yun, very important to communicate. Kasi hindi nyo ma-susuportahan yung bawat isa kung hindi nyo rin pinakikinggan at hindi nyo rin sinasabi kung ano yung nararamdaman. Yeah. Thank you, Joseph. Marianne, meron ka bang gustong i-add? Ako, yun nga, dahil team kayo, parang you should want the same things, di ba, for your team. Yung gano'n. So, when you're moving forward, gano'n, you're achieving the same things. Yung hindi kami magka-competition dito, yung gano'n. Tapos, every team member is important. Lahat kami dito, importante. Talagang, bawat isa may kinocontribute para maging maayos yung pamilya namin. Yung gano'n. Tapos, ganun, facing consequences together, even pag may nagkamali na isa, you're never alone in that. Yung ganyan. Tapos, yung ganun, our family is very unique. So, hindi,
hindi pwede na i-compare namin sa iba. Yung growth namin is uniquely our own. And wherever our family goes, it's because of yun nga, the actions and the decisions and the intentions that we came up together. Yung ganyan. So, ako yun. At saka, ano ba, parang mahalaga na yun nga, everything that you do should come from a place of love. Yung mga responsibilities na to will mean nothing kung dahil gusto mo, dahil meron ka lang pinapatunayan, yung gano'n. Yung, yun nga, sinabi ni Joseph, ano, there will be a lot of struggles, sacrifices, di ba? A lot of things that you need to give up. Pero if it's clear that it's because you genuinely care for each other, sincerely love each other, then things will get easier kasi you're clear with why you're doing it, yung gano'n. Tapos, ano, na, syempre, yung love na yun is strengthened talaga because we believe in the same thing. So, we value the same things. So, yung faith namin, yung gano'n, yung mga values na pinapahalagahan namin sa pamilya namin comes from our faith, yung ganun comes from our love for the Lord. Kaya yun, kaya alam namin kung anong dapat namin ipaglaban, anong dapat namin i-let go, yung ganyan. So yun, siguro Chinks, dagdag lang binanggit ni Mariel importante din na kailangan na sentro talaga yung pananampalataya, yung pagmamahal mo sa Panginoon. Kasi yun nga, kailangan as parents, as you know, building a family, we need all the graces and all the help that we can get and from the Lord, you know, kasi syempre una naman yang naging anak yung mga anak natin bago tayo. So yun, kasi there are days na talaga bad days, so kailangan mo talaga na Lord, bigyan mo ako ng grasya, bigyan mo ako ng pasensya. Hindi naman automatic pasensyoso ka agad. So very important yung pananampalataya. Na yun, like what Mariel said, pag solid yun at yun yung focal point na ipapasa mo yun sa mga anak mo, tas kung ano yung like what Mariel said, kung ano yung importante sa'yo, sa inyong mag-asawa, nakikita ng mga anak nyo na yun ang importante, na makikita nila na dun papunta yung direction ng family life na namin, natin, diba? So, ayun, so yep. Yun. So, kunyari, sorry lang, dagdag lang. Kunyari, just quick story about faith. Yung, like, because our children know that faith is important, they know that every Friday, meron kaming LBS, nag-LBS kami. Part na yun ng routine. Part na ng, bukod pa yun, syempre, sa mga night prayers, mga mass, mga but part ng routine, every Friday we go to this house and may Bible study tayo. So part na yun. So hindi na nila re-reklamuhin yun. Pag-aaral na sila mas maaga kasi Friday at 7, may LBS kami. So yun, naging alam na nila. Automatic na. Part na ng inyong family life. Yep. Okay. Hello, Ari. Sumisil. Oh, matatapos na kami, Ari. Sumilip eh. Okay, sige. So, amen. No? Maraming salamat, Joseph and Mariel, sa pagbahagi ng napakalalim na mga lessons about being a family, your responsibilities, being part of this team. And sabi nyo nga, dahil part tayo lahat ng isang team, part tayo lahat ng isang pamilya, dapat maging aware din tayo dun sa responsibilities natin, sa role natin sa family. And at the same time, not to place such high expectations of ourselves kasi we're not perfect and we have to be open to one another then and be humble to our own limitations and our weaknesses. And again, sabi nga nyo, napaka-importante yung to allow the Lord to be at the center of our family life para matanggap natin yung grasya ng Diyos dahil nga maraming pagkakataon na hindi magiging perfect yung sitwasyon. Amen. So, sobrang ganda, sobrang, I'm sure yung mga kakwentuhan natin ay maraming natutunan na naman. Yan, trending na yan, ha? Trending natin yan. Mga kakwentuhan! Yan, mga kakwentuhan, kamusta na kayo?
So maraming salamat mga kakwento at maraming salamat Ari for joining us this evening, Joseph and Mariel. Please join me as we close this episode of Anong Kwento Mo. Let's have a closing prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise and thank you for another episode, and we praise and thank you for giving us another opportunity to hear your message through our guests this afternoon. We thank you, Father, for giving us this opportunity to talk about our roles and responsibilities in the family, and for allowing us to learn so much more on how we can better improve our family lives and our responsibilities to each member of the family. We ask you, Father, to continue to bless us and to bless this couple also that we have invited to be our guests this evening. Thank you, Father, for everything. As we say, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Once again, thank you, Joseph and Mariel. And thank you, mga kakwentuhan, for joining us for this episode. This has been Chinka Bisinga Sarmiento. We hope you join us again next time here on Anong Kwento Mo, conversations about marriage and family. Bye!